Hello and welcome to Real Living Masterclass. I'm Architect Richard. I'm Architect Gianne. For today's episode, we'll take a peek into the house of a famous celebrity couple. And that is the mountain hideaway of Jennelyn Mercado and Dennis Trillo. Let's go! Ito pong mountain hideaway namin, magkakahiwalay siya. So kung mapapansin nyo, gawa siya sa container. Ay, nakita niyo sir yung pinaka-vicinity niya. Yung main house niya, hindi niya pinaradel doon sa property. If you remember, this land niya, maybe, gusto niya yung may view siguro. And because probably doon yun yung hangin din, no? Yes, so maybe these are the considerations din na consider ng designer or ng architect. Ng... Hindi siya basta ganun lang. Yes. Kasi kala namin mas madali mas yung akala namin, mas madali. Mas mahirap pala kasi kailangan namin siya i-transport dito sa malayong lugar. Yung pag-transport, no? Kulala kung sa mountain regions ka, it's a cost consideration, no? But again, the van itself, it's already has a design impact. Mayroon ng impression kaagad yun. Saka yung material niya, di ba, steel. Ang specific steel na ginamit doon is corten steel or weathering steel. Kinakalawang siya pero matibay pa rin. So, ganun siya talaga katibay. Yung iba nga hindi nila pinipinturahan yan. Nagiging trending right now, yung kalawang look, yung rust look. And this just, again, you have to put a sealer and finisher to achieve that one. Though insulated naman yung container house, baka iniisip kasi nila, di ba? Container mainit, bakal. So, well insulated. So, depende yun sa pagkagawa. Siyempre dito, sinuguro namin na maganda yung insulation, malamig man o mainit. Sa container vans nga, kailangan ng parang polyurethane para siyang foam na magpi-filter ng init. So, yun yung isa sa solution para mawala yung heat sa loob ng container vans. Yeah, idagdag ko lang doon. Hindi lang doon yung system. Mayroon tayo tinatawag ng mga glass wool. It's also a good insulator na parang hindi pumasok yung init. And same time, nako-contain niya kung magandang season, yung lamig naman din, no? To have that good room temperature. Tapos, kung makikita nyo, yung corrugation, nagdadagdag yun doon sa pinaka-structural stability nung home. If you notice, yung mga roof natin, yung corrugation, yes. So the more corrugation yan, mas matibay yan. Kaya yung sinasabi niyo, yung mga iba mas flat, mas flimsy yan. So, mas maganda pag may corrugation, yung isang sheet, no? Because it stabilize yung strength mismo, yes, nung sheet na yon. So, that's another tip for you. Ganda ng idea, sir, nung projector lang ginamit nila for TV, no? Kasi parang space-saving siya. Tapos, multi-purpose, pwede siyang blinds, di ba? Especially yung mga ganito, mga smaller, mga tiny homes, no? Container van. It should be flexible. Movable, yung mga fixtures, furnitures, ang pinaka-fix mo lang dyan. Mostly are the counters, no? Yes. Eto na! So, yung mga guests namin, pwede rin silang, meron din silang access para makita yung 360 view ng tanay. Ito siya. Kakalagay lang naman. Nakita nyo ba sir yung parang window sa taas? Yun ang tinatawag na clerestory window. Madalas ginagamit siya for natural light and mas mukhang high ceiling lalo yung pinaka area. But same time, the aesthetic, it creates a really a different look if you have a clerestory windows. Saka makikita nyo yung color scheme niya is black and white. So usually, ang term kasi ng architect dyan is para may juxtaposition of colors. Madalas ginagamit siya ng architects or any designers na pag may pinagtabi na dalawang magkakontrang colors or any elements, tapos nag-work siya together, yun yung juxtaposition. Ako yun, talking about colors, Gianne, napakaganda kasing ginamit niya yung white. White is a good solar reflectance. Kung ayaw mo uminit ng yung bubong inyong bahay, use white wall. Pasok naman tayo sa ating main house. Sa tatlong 40-foot dito na high ceiling na pinagdikit ng horizontal, tapos dalawa namang 40-foot na high ceiling din sa taas. So ang ginamit nila is 40 feet na tatlo na tabi-tabi. Dapat magaling yung gagawa mo niya, paano yung pagdugtong-dugtong, kasi it may be a concern for leak, no? So, ito yung living area namin. Papansin nyo, compact lang, cute lang. Tapos meron kaming bathroom para sa mga guests. And again, napansin mo din yung pinto niya. Anong ginamit? Barn door. Yes. Dapat, pag barn door, may pasobra ka kasi there's a tendency na makamasisilip mo yung what's happening inside. Ito yung dining area naman namin. Table for 8. Meron pa pala dito. Ito yung aming munting kitchen.
Yung height ng barno, kung makikita nyo, mas mataas siya compared dun sa parang pinaka-kitchen. Aside from ginawa na yun, siguro baka potential flexibility na pwede din kumain doon, no? Maglagay ka ng bar stool. And aside from that, to cover. Yung dumi mo, yung clutter mo, no? Parang to cover that space. Ang worry lang ako dito, actually, because of that open staircase look, yung umaakyat ng stairs, yung dapat doon sa area na yon, huwag mo lalagyan ng mga food, elements, or anything. Oh, it's really, really for counter space lang talaga, na nothing, anything to do with food. So, yun lang siguro ang challenge for that one. So, pagpasok sa hallway, pag kanan mo, ito ang ating master's bedroom. Ito na yung view. Ito na yung pinakamagandang part. Outdoor furniture dito para pwedeng nandito lang habang, habang sunset or sunset. Na nabanggit nila kanina, nasa east area yung area ng bedrooms nila eh. Yun ang recommended natin na orientation for bedrooms kasi yun yung sunrise. Sa room ni Kuya Calix naman. Room ni Kuya Calix. Computer. Kasi meron kaming gamer. Dun sa area, sir, isa sa binayaran natin yung view eh. During the early times, yung jalousies ang the jalousies. Best pa rin, no? Yun yung ginagamit natin. Pero times have changed, no? Sinasabi lang mas hindi in terms of security, safety, and everything. So, here comes right now yung picture window. Mas no? Malaki. Mas malaki siya, malinis. Yes. Here comes the awning. Awning window. Ano ba yung awning window? Siya yung pag binubuksan mo. The best for me is yan, awning. Yes. Kahit maulan siya, na-adjust mo yung ano yung level ng gusto mong opening. Para siyang shed sa bahay kubo, di ba sir? Yes. Yan yung concept natin, no? Love your house, then Jen. Curious lang po kung kailangan din po ng building permit pag container house. Thanks po watching from Dubai. In any development that we do, no, small or big, lahat yan naka-permit, no, yes. Sa ating local government. So maybe it depends, no, yung tanong niya kanina kung may building permit, it depends from any municipality or the locality that they'll be putting in. But in most cases, I think there is. Kasi hindi siya yung parang, hindi lang mo iniwan siya eh. You build something out of it, no? Mm. So for this type, no, I think there is. Yes. And there should be. Okay, so before we end this, gusto namin kayo bigyan ng tips at reminders when building a container home. Medyo limited kasi yung space natin eh. So parang talagang papasok siya sa tiny home. Mas maganda na direct to the point yung pinaka-area. And hindi mo na kailangan magpunta kung saan-saan, mapapagod ka. And sobrang compact nung area. Yun, dun na siya lahat. Yun yung tiny home na tinatawag nga natin. Yeah. Ako naman, Gian, sa tingin ko, don't be limited because it's a container home. You could see yung flexibility ginawa nila yung wall, no? They put pattern, mga blank walls, no? They put pattern, vertical patterns to have it continue. Parang karoon ka ng interesting points, no? So, it doesn't limit to you na mukhang puro industrial lang. Sabi ko nga kanina, once you're inside this container home, the challenge is to make sure na hindi mo feel na nasa container and ang pinagalingan niya is just container van. So, these are things na a challenge for the designers, no? Na para mapa-impress natin at ma-consider natin sa ating mga kliyente. For more videos, subscribe to Real Living channel on YouTube and follow us on Facebook. This is Real Living Masterclass.